What's up guys? Ako po si Jorel Ramirez and welcome back sa aming YouTube channel. Sa mga curious sa camera performance ng Vivo X60, dahil nga naka-co-engineered to with Zeiss, malamang sa malamang, may idea na rin kayo sa results ng performance nito. And sa price ng 34,999, sulit naman kaya ang Vivo X60? Let's find out! Sa mga nag-aabang kagaya ko ng release ng Vivo X60 Pro or Vivo X60 Pro Plus, mukhang hanggang pangarap na lang tayo guys. Balita ako, hindi ata lalabas sa bansa natin ang mga nasabing variants. Though kung gusto nyo talaga bumali, pwede naman kayo bumili sa Shopee or sa Lazada. Yun nga lang, most of them naka-China ROM pa. Maswerte na rin naman tayo dahil na-experience natin ang release ng Vivo X50 Pro dito sa Pilipinas. Napakaganda naman talaga ng camera performance ng Vivo X50 Pro. Pwedeng-pwede na kayo mag-shoot ng professional short film or music video. Okay, isang mabilisan lang guys. So this is the actual retail box ng Vivo X60. Pag angat mo niyan, bubuong agad ng Vivo X60. Meron siyang inclusion ng hard case. But mind you guys, hindi safe ang case nito. Napansin ko guys yung mga early reviews na napanood ko dahil nga sponsored phone yung Vivo X60 nila. Mapapansin mo pumepreno pa eh. Medyo pinapaganda pa yung wordings while unboxing. Para in favor syempre dun sa brand. Yung isa kasing napanood namin guys, ang ginamit niyang word is medyo exposed lang daw ang Vivo X60 gamit ang inclusion ng hard case nito. Okay guys, opinion ko lang to ha, hindi to medyo. Malalaman nyo to pag ginamit nyo na exposed talaga siya. Yung sides niya guys talaga naka-expose, hindi siya safe. So kung nagpa-plan kayo bumili ng Vivo X60, dapat meron na rin kayong idea kung anong case ang bibili nyo, kung anong jelly case yan. Kasi yung inclusion niya ng hard case sa box guys, hindi maganda. Next, we've got the usual SIM ejector pin. Nandyan din yung documentations niya, ang kanyang USB Type-C cable, ang Vivo Flash Charge 2.0 charger brick, and meron din siyang earphones. Sa right side guys, nandun naman ang volume rocker. Meron siyang textured design na power button. Sa taas naman, meron siyang secondary microphone at may nakalagay na professional photography. Sa left side guys, plain lang. Sa baba naman, makikita natin ang SIM card tray, ang primary microphone, ang kanyang USB Type-C port, and ang kanyang speaker grill. Okay guys, wala nga lang siyang 3.5mm headphone jack. Sa harap guys, meron siyang 32MP for the selfie camera at kayang mag-video record ng up to 1080p at 30fps. Sa main camera naman guys, meron siyang 48MP, 13MP for ultra-wide, and 13MP naman for telephoto. Kayang mag-video record nito ng 1080p at 30 and 60fps. At hindi lang yan guys, kaya din ito mag-record ng 4K videos na up to 30 and 60fps. Ang Vivo X60 guys ay 6.56 inches AMOLED display na may 120Hz max refresh rate at supported ng HDR10+. So expect nyo guys na talagang magiging maganda ang viewing experience nyo gamit ang Vivo X60. Ang Vivo X60 ay naka FunTouch 11.1 na powered by Android 11. Guys, sa pan-setup, meron nga lang kayong makikitang mga bloatware apps. Like yung mga Lazada, GCash, mga ganyan. Pero most of us naman talaga, ini-install natin yan. May option din naman kayo na pwede nyong i-uninstall. Ang Vivo X60 ay naka Qualcomm Snapdragon 870 5G, naka Gorilla Glass 6 sa front at naka Gorilla Glass din sa back. Meron siyang 12GB of RAM at naka 256GB na ang internal storage nito. 4,300mAh naman sa battery na supported ng 33W fast charging. Ang Vivo X60 ay may 2 colors, Midnight Black and Shimmer Blue. When it comes to viewing experience guys, give in na yan pag naka-AMOLED ang phone mo. Siguradong maganda ang viewing experience mo. Deep yung colors niya, contrast is good, yung saturation niya guys okay din. Sa gaming naman guys, dahil naka-flagship chipset naman siya, sulit naman yung gaming experience mo. Wala kaming na-experience na any frame drops or lags while playing. Yung pinaka-main concern lang talaga guys is yung battery life. Okay guys, pag-usapan natin yung camera performance ito nang walang filter o walang palabok. Okay guys, magpapauna na ako ha. Hindi po ito sponsored phone. Wala po kayong makikitang links dyan na nagbebenta ako ng Vivo X60 or nagpo-promote ako nito na bumili kayo. Walang ganun dyan sa description. Sa iba kasi guys, lalo na pag sponsored phone yung nire-review nila. Alam mo yung tipong sinasabi naman nila yung cons ng phone. Kaya lang merong choice of words eh. Gumagamit ng mga salitang pangbuwelta para in the end, bibili ka pa rin. Okay guys, ito yung point of view ko dito. Pero bago ko sabihin yan, gusto ko malaman nyo na fan ako ng Vivo X-Series. X-Series ha? Lalo na yung X50 Pro, grabe yan. And kung mapapansin nyo, gumawa ako ng short film gamit ng Vivo X50 Pro. Nagagalingan ako guys sa Vivo sa X-Series nila. Okay guys, para sa akin ha, maganda overall ang camera performance ng Vivo X60. Sa mga ginawa naming test shots guys, obviously kayang-kaya nito makapagsabayan sa mga flagship smartphones. Lalo na yung ultra-wide angle niya guys.
panalo at maganda yung mga dynamic range. Pagdating sa macro shots guys, impressive ang mga naging results ng mga shots namin. Yung portrait guys, ang lupit din gamit yung main camera. Pag nakita nyo yung results guys, aakalain yung DSLR ang ginamit. Ang ganda ng detalye ng blur or yung bokeh effect. Yung sharpness ng subject, ang ganda guys. Sa video recording naman mga tol, wow! Gamit lang yung standard stabilization guys ha, sulit ka na eh. What more kung gagamitin mo pa yung ultra stable niya? Selfie guys as usual, okay na okay to. Okay guys, take note, walang 4K video recording ang front video camera ng Vivo X60. Pero decent naman ang standard video stabilization niya sa front video camera. King! Pat King, video to, okay ka. Hi! Brad King Gutierrez! Rock and roll! Okay guys, dahil may idea na naman kayo sa pros nito, sasabihin ko naman sa inyo this time yung cons para sa akin. Minor lang naman guys, hindi naman kasing arte ng ibang tech vlogger. Sayang lang kasi sana ginawa man lang nila itong hybrid. Para sa mga heavy users na mabibitin sa 256GB of internal storage nito, sayang kasi hindi nila ginawang hybrid eh. Well, para lang naman yun sa mga heavy users. Okay, munti ko na makalimutan guys. Yung isa nga palang cool na cool na features ng Vivo X60, eh meron siyang extended RAM. So kung mabibitin pa kayo sa 12GB of RAM nito, may option kayo na pwede nyo pang dagdagan niya ng 3GB of RAM. Ang alam ko guys, kukuha siya ng 3GB sa internal storage eh. So pag naka-on tong features na to, magiging total of 15GB of RAM na yung gamit nyo. Cool, di ba? Okay guys, going back pa sa cons. Para sa akin yung battery life. This is 34,999. Let's say mas mababa pa yung presyo na to sa ibang lugar. But come on. Pwede naman to lagi ng mas mataas pa na battery capacity eh. Kasi guys, pag hindi nyo ginamit yung 120Hz refresh rate nito, or hindi nyo na-experience, para sa akin olats. Ang problema, pag ginamit nyo na yung 120Hz refresh rate, ang lakas kumain ng battery. More or less, ang screen on time nyo lang nasa 9 to 10 hours. Yun lang naman con sa akin. The rest okay naman. Yung 5G connection niya okay, ang bilis. Yung iba pang con sa ibang tech vloggers. Like yung reklamo nila sa camera placement ng Vivo X60. Bakit daw sa gitna? Dapat nilagay na lang daw sa gilid. Ang arte nyo. May mga upcoming flagship smartphones pa nga na nasa gitna pa din yung placement ng camera eh. And kung babalikan nyo yung mga previous reviews nyo, pag sponsored yung phone na nire-review nyo at maganda-ganda bigayan, I doubted na sasabihin nyo pa yan. Nung lumabas yung Poco X3, puring-puri kayo eh. Same din sa Redmi Note 10 Pro. And nung nire-review nyo din yung Poco X3 Pro, wala naman kayong sinasabing ganyan. Anong point ko dito mga tol? Mema lang para mukha lang authority at magaling. Hindi naman kasi big deal kung nasa gitna yung placement ng camera ng cellphone. Nakasanayan na din yan eh. Kasi nga daw, pag nandunod sa baba while playing, hindi istorbo. O kaya naman, pag nanonood, hindi rin istorbo. Para sa akin, di big deal yun. Huwag na kayo magbigay ng isipin sa viewers nyo. Kinukonfuse nyo pa eh. Okay guys, tanong. Sulit nga ba ang Vivo X60 sa price ng 34,999? If you're in photography or fan ka naman ng Vivo kagaya ko, okay to guys. Kaya lang ang tanong natin, sulit ba sa 34,999? Eto sagot ko dyan guys. Merong ibang brands dyan na mas mababang lehitimo
sa Vivo X60 na may kaparehas ng chipset nito, battery life na hindi nagkakalayo, at higit sa lahat, kaya din naman makapagsabayan sa camera performance nito. Sa mga group lang guys, check nyo. Ang daming Pinoy na magagaling sa mobile photography. Kahit gamit lang nila yung pinaka-standard mid-range smartphone, ang gaganda ng mga results ng mga shots nila. Yung isang kausap ko online guys, tinanong ko siya, 34,999 na Vivo X60 o Xiaomi Mi 11 na kaparehas halos ng presyo nito? Anong pipiliin mo? Sagot niya sa akin guys, Xiaomi. Obviously may 8K video recording daw and mas nakakonsentrate daw ang Mi 11 sa cinematic experience. Ang hirap nga naman mamili kasi halos parehas lang sila ng presyo. Gusto niyo na mas mababa pero kaya makapagsabayan dito? Go for Poco F3. Nagamit ko yan guys, personally okay din yan. Mas malaki matitipid nyo guys, makakasave kayo ng 12 to 13,000 pesos. Kung magaling-galing ka pa maghanap online, mas makakasave ka pa. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina guys, kung may means ka para makabili ng Vivo X60 and fan ka ng Vivo X series kagaya ko, okay na okay ang Vivo X60. Sayang nga talaga hindi nila nirelease yung Vivo X60 Pro dito sa Pilipinas eh. So observation ko guys, mukhang nahihirapan yung brand na makapagsabayan sa ibang brands pagdating sa pricing. Well, marami rin pwedeng makonsider na reasons, pwedeng sa marketing side, or baka nagbatay din sila sa sales last year. Pero guys, sa pagkakaalam ko last year, and I know alam din to ng mga Vivo X50 Pro users, sold out everywhere yung Vivo X50 Pro eh. Kasi even us, hirap na hirap kami maghanap ng Vivo X50 Pro noon. Parang that time sa Shopee na lang siya available eh. Isa pang possible na dahilan guys is yung sequencing ng release ng Vivo. Kasi meron silang V series, meron pa ata silang Y series. Mas mataas kasi guys yung pricing ng X series variants compared sa V series. Bakit naman yung Xiaomi, di ba? Napakadaming variants ng phone ng Xiaomi. Pero pag naglabas sila, grabe, di ba? Don't get me wrong mga tol, sabi ko naman sa inyo, fan ako ng Vivo X series. Yung ginawa namin short film music video guys, Vivo X50 Pro ang ginamit naming camera. Okay guys, baka may idea kayo kung anong dahilan. Share nyo naman dito sa comment section. Bakit nga ba hindi nila nirelease ang Vivo X60 Pro and Vivo X60 Pro Plus dito sa Pilipinas? Share nyo naman sa akin. Kwentuhan tayo dito sa comment section. Again guys, nandito lang po ang aming channel para i-guide kayo at makatulong man lang kami sa pinakamaliit na paraan sa pagpili nyo ng smartphone. Lagi ko nga ito sinasabi guys, malaki ang impluensya ng isang tech vlogger sa kanyang mga viewers. Sa channel po namin, makakaasa po kayo na walang puwersahan or hype sa aming pagbablog. Lalong-lalo na po, wala kaming favorable choice of words para mapabili namin kayo ng mga ina-unbox namin na smartphones. Kayo pa din po ang magde-decide niyan. Sa amin po, we value your hard-earned money. Kahit bigyan pa po kami ng sponsored smartphones, sasabihin ko ba din po ng walang takot kung ano yung cons ng smartphone na yun. Okay guys, kung nagustuhan nyo po ang aming quick unboxing review, huwag kalimutan mag-SLS. Subscribe, like, and share. Okay guys, singit ko lang to bago tayo matapos. Meron na akong Leica. For 1,000 followers, mamimigay ako ng bagong smartphone. Follow nyo na ako mga ka-trippers. Search nyo lang sa Leica, Jorel Ramirez. Ayan. Follow nyo na ako ha. 1,000 followers, mamimigay tayo ng bagong smartphone. Tapos! Hanggang sa muli, ako po si Jorel Ramirez. To God be the glory.